bagong tela at bagong alak. Maligayang araw ng Biyernes, Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ng mga parasayo at mga guro ng batas kay Jesus, "Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan. At gayon din naman ang mga alagad ng mga parasayo. Kumakain naman at umiinom ang mga iyon." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, diba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga, "Walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit kung hindi napupunit na ang bago, at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagping mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan kung hindi sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan. Kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma. Sinasabi nga niya, ang luma ang siyang mabuti." Superb ang wisdom na dala ng talinhaga, ng tela, at ng alak. Ang telang bago na nasa stage ng pag-a-adjust ng fibers, at ang bagong alak na aktibo pa ang gas. Ito ang mga mukha ng pagpapanibago. Paano naman matatanggap ng luma ang bago? Pansinin natin ang Divine Program for Our Self-Growth na ini-introduce sa atin ng ating Jesus Maestro. Every day, may ino-offer siyang new cloak at new wine tungkol sa personal development natin. Minsan, napapa-turn upside down tayo dahil bagong-bago ito sa nalalaman natin at ibang-iba sa nakasanayan natin. Grabe ang tension na nagaganap sa ating kalooban, di ba? Nangyayari ang tension dahil sa halip na we put on the new self, we cling on our old self. Nagre-rebel, di ba? O hindi tayo makakope up sa kakaibang dynamics na kinakailangan. Pero, buong ingat na kinukonsider ng ating Jesus Maestro kung kaya ba nating tumanggap at tumugon. Dahan-dahan din siyang umaalalay sa atin hanggang sumuko na tayo at sumunod. On our part, sa tulong din ng biyaya at love ni Lord, i-adjust natin ang ating nakasanayang tela o sisidlan sa panibago niyang tela at bagong alak. Ito ang pagtugon sa Divine Program. Someday, we'll find a new way of living. At i-declare natin, tulad ni St. Paul, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Jesus na. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon.
Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuya saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag, ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.